So, good day, monetizers. At sa video na to, magre-review ako ng isa sa mga tools na ginagamit ko tuwing gagawa ako ng videos. As you can see, ginagamit kong mic is yung sa headphone o sa earphone ko. Kasi, yung i-review ko ngayon na tool is yung mic na ginagamit ko. So, hindi ko muna siya nilagay. Kasi nga, ipapakita ko siya sa inyo. So, konting history muna. Mula nung nag-decide ako na nagagawa ako ng mga tutorial. So, nag-research na ako tungkol sa ano ba yung mga dapat kong gamitin. So, one of those is syempre yung camera. And then, sabi sa mga videos, ang pinaka-importante daw is ang audio mo. So, kailangan maganda yung mic na gagamitin mo para sa mga videos mo. Ang camera daw kasi, basta meron ka lang, meron kang magandang cellphone, maganda na yung camera nun. Pero pag sa audio, pag pangit daw ang audio, hindi daw, marami daw mata-turn off sa video kung pangit ang audio. So, yun ang pinag-anuhan ko. So, marami akong biniling mga iba't ibang microphones at trinay ko sila. So, ang pinakauna kong microphone is yung sa Bow yata. Ano siya, simpleng microphone siya. Siya yung microphone na ginagamit for everyday use, parang ganun. So, maliit lang, compact lang siya. Ah, Nubo pala. Sa ano to ah, sa dito yan sa Thailand. So, Nubo yung pangalan ng phone. So, ganyan lang siya, tapos meron siyang stand. So, mura lang siya. Magkano ba to dati? Nasa 200 something yata. Tapos, meron siyang yung jack na ilalagay sa computer, na ipapasok sa computer. So, ito yung kauna-unahan kong microphone. Okay naman siya, okay siya. Tapos, pagkatapos noon, bumili din ako ng condenser. Kasi sabi nila, mas maganda daw yung ano ng condenser. Mas maganda so, yung condenser na binili ko. Yan. Ang problema ko sa condenser na to, hindi ko siya mapagana talaga. Hindi ko alam kung paano siya paganahin. So, bumili na ako nung box niya. Merong parang ano eh, parang box. Ano bang tawag nila doon? Nakalimutan ko. Para sa sound. Dali, papakita ko sa inyo. So, yun nga. Bumili ako ng condenser na hindi ko alam kung paano papaganahin. So, kung meron na alam dyan kung paano paganahin to, sabihin niyo lang sa akin, paki-comment sa akin, no? So, bumili na ako ng V8 niya. V8 daw para dito. Pero hindi ko pa rin siya mapagana. Yes, gumagana siya. Pero parang ang hirap niyang anuhin. Ang hirap niyang timplahin kumbaga. Kasi minsan parang meron siyang echo, minsan naman parang ang hina-hina niya. Minsan wala talagang sound na lumalabas. So, hindi ko siya ginagamit. Nandiyan lang siya. And then, isa pa, ang pinakahuli kong ginagamit, ang pinakahuli kong binili, at ito yung pinaka nagustuhan ko talaga, is yung Boya Lavalier. So, ito siya, Boya Lavalier. Yung nilalagay lang dito. Yes. Kasi maganda talaga yung sound niya. Dito siya talagang buo yung sound niya. Kasi in-experiment ko yung tatlong mic ko. Sa kanya talaga pinakamaganda. So, itong Boya Lavalier na to, nabili ko siya ng 350 baht. So, mga 500 something siguro yun sa Philippine peso. Ano lang siya, compact siya, ganyan. Tapos, pag bumili ka,
sa loob, bali, ganito siya. Meron siyang, ano, ito yung pinakagusto ko eh, yung meron siyang sisidlan. Meron siyang lagayan. Na parang, ano, ganyan. Para hindi siya laging, na, hindi siya mawawala. So, tignan natin yung lavalier. Tapos, ipaparinig ko sa inyo. So, sa ngayon, ang ginagamit ko is yung sa earphone ko. So, ganito yung sound niya. Tapos, ito yung lavalier. Lavalier yata. Ang love, ang tawag ng iba. Pero hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ng lavalier. Okay, so, ilalagay ko to. Ito yung ipapasok ko sa na mic, tapos tignan nyo yung magiging sound niya. So, ngayon, ang ginagamit ko na as mic is yung lavalier. Tignan nyo yung pagkakaiba ng ano niya, pagkakaiba ng sound kanina at saka ng sound ngayon. Siguro maano nyo yun, makikita nyo yung difference niya. So, yes, ito na yung ginagamit ko ngayon, yung lavalier. So, ganun yung boses niya. Pakiramdam ko lang ha, mas buo yung boses ko sa lavalier kesa sa ibang microphones. Kahit na talagang mukhang palaka yung ano, yung boses ko. So, medyo mas buo siya sa lavalier. So, yun. Ito na yung lagi kong ginagamit pagka gumagawa ako ng mga video tutorials o kaya minsan pag nagla-live stream ako, ito na yung ginagamit ko. I-clip ko lang siya dito. Ito, binili ko siya para doon sa condenser, di ba? Parang stand niya. Eh kasi hindi ko nga ginagamit yung condenser. Di, i-clip ko lang yung lavaliers dito. Tapos, ano na siya? Kahit medyo malayo siya, sagap pa rin niya yung boses ko. Kaya maganda yung lavalier. So, yun. So, this is the first video sa pagre-review ko ng mga tools. And sa mga next videos ko siguro, magre-review rin ako ng mga softwares na ginagamit sa editing or sa paggawa ng mga videos. So, I hope you stay tuned for that. And I would like to invite also all of you na i-follow ako sa Facebook at mag-subscribe sa akin sa YouTube para sa mga tutorials, sa mga tool reviews, at saka kung ano-ano pa pagdating sa Facebook monetization. So, that's it for today. I am Kat, and till our next video, salamat! Nakalimutan ko palang sabihin na sa description ng video na to, makikita nyo yung mga link kung saan kayo pwedeng bumili ng mga items na nakita nyo sa video na to sa Lazada.